bagong SSS Commissioner Jesus Asali Jr. na itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos, pinangangambahan ng mga SSS pensioners na matuloy ang pag-invest ng SSS dito sa kontrobersyal na Maharlika Fund ng gobyerno. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo mga informative content na narito sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click yung ating subscribe button pagkatapos mong panoorin ang video na to, and maaari kang maging miyembro dito sa aking channel. Sa pamamagitan ng pag-click ng join button, mamili ka ng mga perks na nais mo mga ka-vlogs. Magandang araw po sa lahat ng mga senior citizen, ma-DSWD seniors ka man or SSS pensioners, SSS members, lahat po ng mga viewers natin sa YouTube, ano man po ang edad nyo, kumusta po kayo? Welcome dito sa ating panibagong episode dito sa ating YouTube channel. Pag-uusapan natin ngayon itong bagong commissioner na appointed po, in-appoint ng Pangulong Bongbong Marcos, no, last March 26 mga ka-vlogs. At ito nga po ay nanumpana, no, sa DOLE Secretary, no, noong April 11 or April 12, hindi ako nagkakamali. Itong si SSS Commissioner Jesus Asali Jr. mga ka-vlogs, no, kung saan pangungunahan niya yung workers group, no, workers force group, no, at papalitan niya yung outgoing na si, or pinalitan niya yung outgoing commissioner na si Commissioner Kitain mga ka-vlogs. So samot-sari po ang reaction ng ating mga SSS members, SSS pensioners, maging ng lahat, no, ng mga viewers natin hinggil nga po dito sa appointed SSS commissioner. Kung makikita nyo po sa inyong screen, no, meron pong nangangamba na meron pong baka merong agenda, no, ang Pangulong Marcos dahil appointed nga niya, no, dahil alam naman natin mga ka-vlogs na ang SSS ay isa sa mga government agency na gustong ipa-invest ng gobyerno dito sa controversial na Maharlika Fund. So, sa lahat po ng hindi pa nagkakaalam kung ano yung Maharlika Fund, ito po ay investment fund, no, ng gobyerno, no, dito sa Pilipinas, kung saan dito i-invest ang lahat ng pera, no, ng ahensya ng gobyerno na gusto nilang mag-invest dito, no, gaya po ng Land Bank, Development Bank of the Philippines or DBP, no, PhilHealth, GSIS, SSS, no, at ito nga ay aprobado na ng Pangulong Marcos yung Maharlika Fund mga ka-vlogs, no, kung saan pinutak ng samutsaring negatibong reaksyon at komento mula sa ating mga ka-vlogs dyan. So ngayon, nahahaluan po ng politika itong bagong appointed na SSS Commissioner na si Jesus Asali Jr. mga ka-vlogs. Baka kinatatakot, no, ng ating mga SSS pensioners na baka ito yung daan para maibalik, no, mabuhay muli yung inaasam ng gobyerno na yung SSS ay mag-invest sa Maharlika Fund. So alam niyo po, ang Maharlika Fund, since ito nga po ay isang investment mga ka-vlogs, ay win or lose po tayo dito, no, kung saan hindi po garantiya, no, hindi po garantiya na talagang lalago, tutubo, lalaki yung i-invest ni SSS or whatever the agency na mag-i-invest dyan mga ka-vlogs. Kasi depende po yan sa stocks, sa value po ng stocks na, sa market. So win or lose po tayo dyan. Ang kinatatakutan lang po talaga natin, no, na kung sakali pong ang SSS ay mag-invest nga dito sa Maharlika Fund, ay baka malugi, no, baka malugi ang SSS dahil hindi maayos ang pamamahala dito sa Maharlika Fund.
no, dahil alam nyo, kung atin pong pagbabasihan ang implementing rules and regulation or IRR nitong Maharlika Fund, no, parang hindi tayo sigurado, no, kasi kulang sa medyo nakukulangan ako personally sa penalty kung sino man yun po yung lalabag dito sa Maharlika Fund, mga ka-vlogs, no? Medyo lihado tayo. So yun po yung mga kinatatakot ng ating mga SSS members, lalo na ating mga SSS pensioners, dahil pera po ng mga tao, pera po ng mga ordinaryong manggagawa ang nasa SSS, no? Kaya po karapatan natin na pigilan na mag-invest itong SSS dito sa Maharlika Fund, mga ka-vlogs. Kayo po, yung ano yung reaction nyo dito? Sang-ayon ba kayo, no? Sang-ayon, unang-una, sang-ayon ba kayo na yung pera natin sa SSS ay i-invest doon sa Maharlika Fund? Pangalawa, no? Ano sa tingin nyo, no? Itong bagong commissioner na si Mr. Sally Jr., makakatulong ba ito para sa investment doon sa Maharlika Fund? Or udyat ba ito na matutuloy na nga ang investment ng SSS sa Maharlika Fund or hindi? Yan, i-comment nyo po sa comment section na nasa baba, mga ka-vlogs. Pakilakip lang ng inyong kompletong pangalan at kung taga saan po kayo. So sa ganang akin, mga ka-vlogs, no, for me naman, siguro wala naman pong halong politika, no? For me, ang pagpasok po ng bagong commissioner dito sa SSS, itong si Jesus Sally Jr., mga ka-vlogs, ay plain tawag nito, no? Hindi politika, kundi trabaho lamang. Kasi alam nyo, ang presidente naman talaga ng Pilipinas ang nag-a-appoint kung sino yung commissioner na gusto niya na ilagay dyan sa SSS. Maging yung president ng SSS ay ang president po ng Pilipinas ang nag-a-appoint niyan or mag-a-approve ng kaniyang posisyon. So, bilang commissioner po, no, kasi pangungunahan niya yung workers group, hindi naman niya pangungunahan yung mga pensioners, no, mga concerns. So, hindi tayo aasa dito sa bagong commissioner na makakatulong sa second tranche 1,000 pension increase ng mga SSS pensioner dahil workers group po yung pangungunahan niya, no, para malinaw po tayo. So, for me naman, no, para sa akin, hindi naman siguro para sa investment sa Maharlika Fund ang pagpasok nitong bagong commissioner, mga ka-vlogs, no? Pero may mga komento din tayong nabamasa na dagdag sahod lang, no? Dagdag sahod lang sa SSS, no? Itong bagong commissioner. Pero kailangan naman natin talaga lang commissioner, mga ka-vlogs, no? Hindi pwedeng walang commissioner ang SSS dahil ang commissioner, siya po yung magbabalanse sa polisiya, no? Natatahakin ni SSS. Ang commissioner po ang gagabay po, gagawa ng policy, gagawain ng mga regulations na siyang susundan ni SSS. So, mahalaga po na merong commissioner. For me naman, no, as long as hindi naman gaanong kalaki yung sahod niya, okay lang. At least merong namumuno sa atin sa SSS. Akala naway, maayos yung kanyang pamumuno. No? Yun yung dalangin ng lahat na maging maayos yung pamumuno niya sa SSS, mga ka-vlogs, lalong-lalo na sa kanyang pamumuno dito sa workers group, no, mga ka-vlogs. So para po sa mga pensioners dyan, mga SSS members na nangangamba, baka po sa pagpasok ng bagong commissioner ay malalagay na naman sa alanganin itong investment sa Maharlika Fund ng SSS. Ayan, huwag kayong mag-alala, mga ka-vlogs. Kailangan naman po yan ng approval, no, ng mga miyembro, no. May consultation naman yan ang SSS, no, sa mga members. And of course, isa sa isip naman po talaga yan ng SSS kung, or babalansihin naman nila yan kung talagang pwede or talagang kikita ba si SSS or hindi. Kasi kung hindi, hindi naman talaga nila yan itutuloy, mga ka-vlogs. Kaya huwag kayong mag-alala regarding po dyan.
sana'y may natutunan tayo, no? At bagong kaalaman, bagong idea dito sa ating napag-usapan, mga ka-vlogs. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay mo sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-commento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Maaari nyo akong i-message dyan, mga ka-vlogs, ha? Dahil hindi po sa lahat ng pagkakataon ay nakaka-reply ako sa inyo, sa comment nyo, sa dami-dami nyo. So pwede nyo akong i-message dyan sa aking official Facebook page. Muli po ito si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan, at lahat totoo lamang.